Isang hoodie at my size. Original, guys. Original. And then this one, ito na talaga ang purpose kung bakit din ako nag-Baguio. Para mabili ito. I wish you'd stay, but there you go. I have so much I wanna say to you. Much I wanna say, but there... Heyo, Barnacles! Welcome back to my channel. This is Varndale, and today, kagawin natin ang very first haul natin, which is the last weekend we went to Baguio. So, we'll be doing a Baguio haul slash ukay-ukay. I cannot call it as a challenge because wala naman akong certain budget na nilagay. Pero I'm so excited to share with you guys kasi sobrang good find sila. Kaya, guys, yon, let's start! And there, here we go. Simulan na natin. So dalawa yung pinuntahan namin. Number one, it's actually afternoon, so hindi pa bukas yung night market na tinatawag nila na malapit dun sa Burham Park. So sa we went to one isang mall siya na napakadami, ilang floors yon ng mga ukay-ukay. So mix siya ng mga damit, sapatos, mga accessories and everything else. Mapapakita ko sa inyo yung mga nabili namin doon and also for the night market. Pero let's start with the ukay-ukay haul. So this one, I bought this one. It's actually Puma. Ayan, Puma. So Puma siya. It's very nice. I don't want to wear it now, pero it's very nice. It has this accent na may pagka-black siya, tapos may lining siya dito and red. Huwag kayong mag-alala, guys, nasukat ko na siya the last time. At saka pinagpapawisan na siya. Ganyan. Okay, this is number one. So, ang sabi ko sa roommate ko, since magkaka-size kami, pwede ko siyang hadirin. Pero ibibigay ko sa kanya to. This is roughly nasa 150 to 200 pesos lang. Pero you have a Puma na. Diba? This is original. Ayun pala, guys. If ever you go to night market ng Baguio or any ukay-uka, make sure na yung mga logo, kung if you're particular with the brands, make sure na original. Paano ko masasabi na original? Nabigyan ako ng advice nung nabilhan. Sabi niya, hindi planchado. So I was thinking, ano yung planchado? So there are times na yung logo ng mga certain brands ay naka-plancha lang. And also for the brand here. So, ibig sabihin nun, any ordinary type of jacket, tapos pa-planchahin din nila. May nakita akong Lacoste. Now we know it. Next one. This one is, I think it's a Japanese brand. Mizuno. Also a bomber jacket like this. It's very nice. This one naman more on may gold, tapos red. More on black siya. Ibigay ko siya sa mga roommates ko. And again, I could borrow it. I don't know. Kasi yun nga, magkaka-size naman kami. And it's really good for jogging or if you're gonna go to the mall and then just watch movie. Okay, the next one. These things are for me naman. So, another bomber jacket. Ewan ko ba, pag doon talaga sa Baguio, no? Ang daming jacket na nabibili. But this one, I'm not really particular or I'm not really sure about the brand. Siler, I'm not sure. But I like it because may letter V. And meron din siyang letter V dito, guys. And may mga V din siya sa mga buto-butones. I really like it. Ayan, di ba? Guys, alam magkano lang to, mga 60 pesos lang to. And it's, I think, it's not really waterproof, pero water resistant siya. Which is I really, really like. You know, V stands for Varndale and stands for Varnacles, guys. So this is very, very nice. Mas mura pa to kaysa mga nabili kong una dito. Next one, this. Ito nabili ko siya, guys. Doon sa mall na sinasabi ko. Nagulat ako dahil wala pa akong shirt na ganito at alam ko mahal ang mga shirt nila. Look, it's Paul Smith. Paul Smith shirt. It's very nice. And I like the color, diba? Very nice. So this one, I think this is 150 to 200 pesos lang. Next, ito. Ito talaga din. Ayan. Ang dami ko ng jacket. But this one, this is very nice. This is an Italian brand. Ayan, si Victor and Ruth. Ang ganda kasi ng design. And then it really, mukha talaga siyang bago. At saka yung texture niya for the logo here. It's very, very nice. At wala pa akong, I don't remember myself having this color. I don't remember lang kung meron akong orange and green, like something like that. So next! Okay, ito nakakatawa kasi the last time I went to H&M,
tinitignan ko to, iniisip ko kung bibilin ko siya o hindi. Pero nakita ko siya doon, guys. Kompleto, maayos, mukhang bago. As in, bago. H&M. And size ko, small. Kaya it's a really, really good deal. Siguro ito nasa 250. But it's okay because I could use it sa office or something, events like that. Next one! These two are my favorite. Nag-aalangan akong bilhin sila sa mall because it's they're very expensive. Especially itong last na to. This, I got this. Ito yung sinabi ko sa inyo na ano, nag-advise sa akin si Kuya na mag-ingat ako sa mga nagpa-plansya lang ng brand. Which is, yun nga, nung naghahanap-hanap na ako, nagtataka ako bakit ang linis ng logo at ang linis ng ano, and the fact na ukay-ukay siya. So medyo, it doesn't make sense. But for this one, he makes sure that this is original. Look, guys. Isang hoodie at my size. Isang hoodie at my size. Original, guys. Original. Ayan, oh. Pati yung logo niya sa mga, ano, sa mga tatak niya sa side. And even sa, ito, tatak niya dito. And if you're gonna buy this one online, as, or sa shop niya mismo, this is 25 to 30,000 peso. I'm not sure about the price. Comment down below if you're familiar. Babe? Babe or ape, pero I really like it kasi whenever I go to Hong Kong, ang daming nagsusuot nito at ang dami kong nadadaanan na store. And then this one, ito din talaga, guys. Ito na talaga ang purpose kung bakit din ako nag-Baguio. Para mabili ito. Guys, look, champion, original, champion. Yun lang, may mga gusot siya, pero kaya nang labahan to. Wala namang problema itong mga to. And it's very legit, guys. Very legit. By the way, this one is roughly nasa 350 to 450. Medyo pricey siya compared sa mga different. Pero okay lang. Kasi original naman. Uh-huh. Hindi na ako aarte. Laban lang to ng dalawang beses. Tatlong beses kung pwede. Naka-hype beast lang eh talaga. Sigurin ang Baguio. So yon. Napakita ko na sa iyo most of the items that I bought sa Baguio. Every now and then na pumupunta ako sa Baguio, I make sure na may time ako pumunta ng ukay-ukay. Kasi you'll be surprised. You don't know kung ano yung makihanap mo doon or makikita mo talaga sa ukay. Nonetheless, ukay-ukay, it's not for everyone. Dusty and whatnot. Pero if you're into, alam mo yon, search and finding stuff that is really, really rare. Yun lang. It for me, ukay is something na para siyang ano eh. You can search, and then pag may nakita kang very rare piece na ano, it gives you the fulfillment. You feel good about it. I think that's it. That's all for me. Always remember to love yourself and love others. And yeah, that's it. God bless. Bye. 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 Bye.